guys! Magandang umaga po! Nagbabalik ang inyong lola. Pasensya na po, ngayon lang uli ako nakapag-vlog. Gagawa po ako ngayon ng dress ng kinder. Ang gagawin ko pong size ay small, medium, large. Yan. Ang palda po ng small ko ay 1 yard. Tapos, ito po ay 1 and 4 inches. At ito po ay 1 and 10 inches. Yan. Ganun po na lang po siya sinusukat kasi yun po yung size na gusto nila. Ngayon, ang pattern ko po ay buo lang. Yan. Ito kasi yung back ko. Pag tinabas ko siya ng nakaganito, maglalagay kayo ng 1 inch and a half. Yan. Ipapakita ko po sa inyo mamaya. Ngayon, ang pattern ko guys, isang size lang, medium. Yung medium, pwedeng gawing small at pwede din gawing large. Ayan guys, ang kanyang back. Ito naman yung aking front. Yan, pag tinabas ko, nakatiklop din siya. Tapos yung manggas guys, ito. Ang tip ko po sa inyo, pag nagtabas kayo ng manggas, sa large muna po kayo kumuha. Yung tatlong size, puro large muna po yung inyong kukuning manggas. Hindi naman po masyadong malaki ang kakainin nito. Ngayon, ito yung collar. Pagka po yung collar, para po hindi kayo malito, yung bandang likod, medyo payat. At yung bandang harap, ito yung malusog. Ito siya, guys. O yan. Tatabasin po natin ito para makita nyo kung paano nyo kunin yung small, medium, at large para sa isang pattern lang. Yan. Yung mga slit tsaka collar guys, natabas ko na, kinuha ko siya sa ritaso ng Katrina. Kaya ito, maganda pong pagkitaan. Guys, ito yung ating back. Ngayon, itong back natin, magtitira agad tayo dito ng 1 inch and a half. Oh, ito guys, oh, yung 1 inch and a half natin. Ngayon, ipo-fold natin ng ganyan. O, di ba po, naka-fold na. Ito ay medium. Ngayon, magpa-plus kayo dito ng 1 inch. Oh, nakuha na po natin yung tatlong back. Ngayon guys, ang gawin nyo, spread nyo itong tela nyo. Yan, dito po tayo gumupit. So, ito po yung back na. Fold na po natin yung 1 inch and a half. Ito sa neck, wala po tayo ditong babaguhin. Yan. Kasi ang bata po, hindi naman po masyadong kalakihan yung kanilang leeg. Ngayon dito guys, yan, medium ito. Dito, magdagdag po kayo ng 1/4. Ayan o, tantyahin nyo na lang po. 1/4 at pagdating po doon, magdagdag po kayo ng 1/2 inch. Yan. At dito po sa laylayan, magdagdag din po kayo ng 1/2 inch. Oh. Large itong kinuha natin. Oh. Ito yung front natin, guys. Pag na-fold nyo po yun, ipatong nyo po itong front. Oh, yan guys. Oh. Nakikita nyo naman. Ngayon, ganito lang po ito. Kunin na po muna natin ito. Sundan nyo po yung back. Kaya ko lang po pinatong itong pattern para po makita nyo yung kaibahan. Ngayon dito, putulin nyo po doon. O, ito po yung back ng large. Ngayon, ito, hindi tayo nagbago ng neck.
O, ayun guys, yung allowance. Kaya yung neck nito, o, yung pa rin po yung neck niya. O, ayan, nakuha na natin yung large. Large na yun, guys. Ngayon, kumuha uli tayo dito ng back. Ayan. Binalikan po natin ulit ito. Ngayon, ang kukunin natin ngayon ay yun na pong ating medium. O, ito guys. Medium na ito, kaya eksakto na po ang ating gugupitin. Eksaktong-eksakto po. Yan. Wala tayong allowance. Kasi ito talaga yung medium niya. O. Ngayon, pagdating po doon, iayos nyo po yun. Yan. Lagyan nyo po doon ng nuts. O, yan guys. Nakuha na natin yung ito yung back ng medium at ito yung front na medium muna. Lagay ng nuts. Ito yung front, guys. Ang kukunin nating size ay medium pa rin. Yan. Nyo yung back at ipaibabaw nyo yung front. Ngayon guys, dito sa shoulder, wala tayong babaguhin. Dito, magbawas po tayo ng 1/4 at pagdating po dito ay magbawas ng 1/4 at pagdating po dito ay magbawas ng 1/2 inch. O yan. O, yan guys ah. Meron na kayong small, medium, large. Ngayon, itong manggas, ito na po yung manggas ko. Kumuha po tayo ng isang terno. Yan. 4 nito. Para po dito sa large. Yan. Kumuha ulit tayo ng 4. At 2 rito. Para naman po dito sa medium. So, ito yung small, ito yung medium. Ngayon guys, ito, isukat nyo po ng paganon. So, may konting sobra lang po siya doon, huwag nyo na po siyang galawin muna. So, yan na po yun. Ngayon, pagdating po sa small, basta yung pong neck natin ay hindi siya gagalaw. Kasi pag ginalaw nyo pa po yun, mamumroblema pa po kayo. Ngayon dito po talaga magbabawas na tayo. Ganito lang po ito. Kasi small po siya, magbawas kayo dito, sundan nyo na lang ng 1/4. At dito guys ay 1/4 din. O yan. Wala po kayong magiging problema dito. Ito po yung belt natin. Ang lapad po ng belt, 5 inches, tsaka po 18 inches. 18 lang po ang haba ng belt natin. Kasi po pag sumobra sa 18, 18 times 2 po ito, 36 yan. Mahaba na po ito. Tapos guys,
Yung mga pampiping nyo sa collar at saka sa sleeve, kailangan po pabayas. Tapos, kailangan po 1 inch and 1/4. Ito, yan guys. Nahin ko na po itong belt. Ito pong kabila, ilak nyo. Pag nailak nyo po doon, pag nanahi po pala kayo ng belt, hihilahin nyo po yung bandang ilalim para po ano, hindi siya mamilipit. Pagdating dito guys, yung 1 inch, i-fold nyo lang. O guys, ito yung pinold natin na 1 inch. Ayan o. Ayun. Ngayon, pagkatapos natin, iiwan natin nyo po yung inyong belt. O yan guys, o. Ito yung hindi natin inahian. Ngayon, ito, ipasok nyo dito sa wrong side at ilalabas nyo din siya sa wrong side. Ito po yung belt natin. O, yan siya guys. Sakto lang po siya. O guys, maglalagay na tayo nung piping sa collar. Siya guys. Pantay nyo lang siya doon. Tapos guys, ito huwag nyong hihilahin. Relax nyo lang po. Basta yung bias nyo, kailangan ipantay nyo doon sa tela. Tapos, ito po yung isa. Relax nyo lang po yung bias. At ito pong tela sa ilalim na kulay puti, ay wag nyo din po hihilahin. I-relax nyo din lang yung takbo ng makina nyo. Kasi pag binilisan nyo yung takbo, baka hindi nyo po makuha yung sukat ng bias. Ito yung kapares. Pag ginanyan natin, hindi ito yung kapartner niya. Ito. Ito. Itong pinanggalingan nyo na tahe, ito guys, dito nyo na rin siya papasadahan. Yan. Kung gusto nyo naman ng medyo maliit yung piping, pwede kayong pumunta dito. Pero, mas sigurado po kung yung tinakbo nyo kanina, doon na rin po kayo tumakbo ng rayon. Ayan. Ayan. Ayan guys. Bago nyo po baliktarin, gupitan nyo po. Magtitira lang po kayo dito ng 1/8. Tapos guys, baliktarin na natin. O yan o.
tingnan nyo po. Mula siyang bulubot. Ito. Ngayon, para po hindi kayo magkamali, o yan, ganito po ang magiging itsura nito. Tahian nyo na po dito. Para po makuha nyo yung mas malusog. Ayan o. Ito po yung mas malusog. Idugtong nyo na po siya doon. Kasi ito po yung ipon. Mamaya nyo na lang po siya ipupitan. O, tapos na po tayo sa collar. Dito na po tayo sa sleeve. Yung laki ng piping nito, dapat ganun din po ang laki ng piping ng sleeve. Para po hindi siya masagpo ang tingnan. Ito, ibaliktad natin dito, guys. Para po hindi, para magpantay yung ito, i-flat nyo na siya agad ng ganito. Sana po pag nanonood kayo, huwag kayong mainip. Pakikinabangan nyo po ito. Ngayon, ito, hindi po maiwasan talaga may mga sumusobrang ganito. Yan, tanggalin po natin. Tapos na po tayo sa sleeve. Dito na po tayo sa body. Ito pong back, tahian nyo na po muna dito na 1/4. O yan, natahian na po natin. Idugtong po natin. Lang guys. Oh guys, na-edging na ito. Lagyan nyo ng notch yung gitna ng front. So ito. Kunin na natin yung collar. Ito pong magkadikit na to, sa front po ito nakalagay. Yan. Isa-isa lang muna po. Tingnan nyo kung abot siya dito. Tapos yung tahi guys, laging ang paling dito sa parteng likod. Ayun. Ito, i-fold nyo ng pabalik. O yan. Ngayon, dito sa kabila, dito na kayo magsimula. Ituwid nyo siya doon. I-fold nyo ng pabalik. At itong tahe, lagi pong palikod. So, yan. Babayasan natin ito, guys. Ngayon, itong sleeve, kapit na muna natin.
Ngayon, lagyan natin siya ng sabitan ng belt. Ngayon, yung sabitan ng belt, dito po natin ilalagay. O, yan o. Dito po, ikapit nyo na siya doon. Tapos, tumakbo kayo dito. Ayun o, magtira lang po kayo dito ng dadaanan nung tahi natin mamaya. Para malinis po yung kapit ng inyong belt. Ayan. Ipa-five thread ko po muna. Oh guys, ito, lalagyan na natin ng bias. Yung bias ko, 1 and 1/4 inches. Tapos, pag-doble ninyo ng ganito. Kanina, magugupit uli kayo. Ayan. Ngayon dito, yan guys. Mula dun sa baba, tumakbo na po kayo rin. Bumaba po kayo dito. Pagbutuhin nyo na po sila dito. Sukatin po natin yung bewang. Ayan. 31. Oh guys, ito na yung skirt natin. Yung kasing body niya ay 31. Ngayon, pag 31, kasi ito, pag gumagawa ako, ganito lang guys, ito yung pinaka-sentro natin. Kumuha agad kayo dito ng, ayun. O yan guys, o. 2 inches. Tapos guys, mag-fold kayo ulit dito ng, ngayon, yung 2 inches na yon, magpasok uli kayo dito ng 2 inches. Kunin nyo po yung 4 inches po yung pinaka-pleats natin. Ngayon, nakuha nyo na yung 4 inches doon. Mag-fold ulit kayo ng 2 inches. O yun guys, laliman natin ng konti. So, ngayon, nakuha nyo na yung 2 inches. Itikit nyo po itong tagiliran. Ito siya guys. Napalaki yung nuts ko. Kumuha kayo ulit ng 2 inches. Tingnan nyo kung magiging 4. Ayan, 4 inches na po siya. Agad po tayo dito sa tabi. Pupunta po tayo doon sa kabilang nagiliran. Ito po yung isang side niya. Nalagyan ko na po kasi yung kabila. Dito, i-fold nyo yung
Ayun o, yung nuts po kanina. I-fold nyo po yung 2 inches. Kung saan man po magkakasya yung tela nyo, kaya nyo po yun i-compress nyo na lang kung masyadong malapad. Ngayon, eto guys, kumuha tayo dito ng 2 inches ulit mula dun sa nuts. Ayun. Idikit po natin doon. Bago nyo po patakbuhin yung makina nyo, tingnan nyo kung naka 4 inches kayo. Yan, 4 inches naman po. Ngayon, dun sa 4 inches, i-fold nyo na po itong natitira, yung nasa gitna kanina. O yan, tingnan nyo po kung 4 inches dito. Yan, hindi, masyado po siyang maliit. Kailangan po kasi po, para pag tinignan po yung palda, para pareho na laki yung fits. Ayan guys, 4 inches din. .31 yung body niya. Ngayon, 32 inches bali itong kinuha natin dahil 4 inches ng 4 inches. Yung tagiliran, tsaka po yung pinagdugtungan dito, eto guys, yun, tsaka ito, idikit nyo na po siya doon. Huwag nyo kakainin yung sinturera na kinapit natin. Hawakan nyo po ito, pumunta kayo dito sa kabilang tabi. O, yan, medyo maluwag siya, di po ba? Ganito lang po yun. Kasi pag pleated pong ganito, kailangan mas lamang yung pleats kaysa yung body. Kasi ganito pong gagawin natin. Ito na yung pleats natin. O, yan, eksakto lang po tayo sa tabi. Saka ganun din po yung likod. Tutupian ko po muna. Oh, yan guys. Tapos na natin. Ilalagay natin yung belt. Oh, yan. Na po siya. Susunod ko po doon sa panikin para makita natin. Oh guys, ayan na yung tinahin natin. Oh yan. Hindi pa po napaplantya yan, pero naka-plat naman na siya. Oh yan, sana may natutunan kayo sa ginawa ni Lola ngayon at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe.